Yun! Welcome back mga kalapatids, dito pa rin sa EA Lop TV. And today, kakamustahin natin yung mga sinabay natin sa training dyan sa may Saragosa, may Baisiha. Meron na naman ba silang dalang sakit? Kaya kung gusto nyo malaman kung anong kailangan natin gawin para sa kanila, samahan nyo ako. Tara! Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel! Time check 7:08 AM. So eto nga yung update sa mga warrior natin, no? Yung training natin galing sa Saragosa, Nueva Ecija. So far naman, base sa observation natin, no? Simula kahapon ng hapon nung dumating sila hanggang ngayon, mukhang all goods naman yung warrior natin. Especially syempre itong si Boy Tapang, ayan, tsaka itong si Black Mamba, no? So mamaya susubukan ko magparonda. Hindi ko pa pala natanggal tong ano. Teka lang, baba mo na natin to. So eto na nga, no, mga ka-EA, inangat ko pala, hindi ko pala binaba. So eto syempre CDCDP natin yung mga kinarga natin sa truck. Eto, no, yan si Boy Tapang to. Boy Tapang at saka si Black Mamba. So mukhang okay naman yung mga appearance nila, yung tindig, yung mata, so mukhang wala naman silang tama. Pero syempre, hindi tayo magpapaka kampante dyan sa mga nakikita natin, no? So possible kasi, kung meron na naman silang kuhang sakit doon, pwedeng after 3 days pa, magsilitaw yan, no? So ano bang kailangan natin gawin? So nandito nga pala yung ating mga parapernalia para sa ating flashing, ayan. Okay, nandito pa rin yung ating engineers herbiotic, yan. So maraming salamat Michael Sherbo Magtoto para sa ating sponsor. Ayan, konti na lang sir. Baka sir, baka pwedeng makahirit. Pero syempre okay lang naman, no. So sulit na sulit yung paggamit natin ng 1 litrong herbiotic, no. So yan yung naging sandalan natin para sa one eye cold at sa iba pang mga naging ano, no, karamdaman ng ating mga kalapati. So this time nagready na rin ako ng binabad na bawang. So dahil paubos na nga yung ating engineer's herbiotic, ito na yung ating magiging alternative, no? So, kung nagtataka kayo, ito, kumbaga mas easiest way na to ng pagpa-flashing kasi nga ito may halo na tong oregano, bawang, malunggay, no? So, all herbs nandito na. Pero dahil na paubos na nga, so nag-dilute muna ako ng pinabad na bawang. So, ito pwedeng-pwede rin pang flashing para sa mga alaga nating kalapate. So, ito yung update sa mga warrior natin dito, yung mga breeder natin. So malalaki na yung mga YB nila. So possible after 3 days magwawalay na naman ako, no. So mamaya susubukan natin magparonda at magbilad ng mga YB natin dito. Yan. So ito naman yung ating stop banrit na palaway. Ayan, no, pang street race to. Naantay kong maparisan to, wala pa akong makita. Pero may naiisip na ako, no, na gusto kong ipares dito sa ating stop banrit. Isa rin nating off color yung aking African Black Eagle, no. So pinapahinga ko na nga yung African Black Eagle na yon. So siguro mga 1 month mahigit lang condition na ulit yung hen na yon, tapos ipapares ko na agad dito sa ating stop banrit na Milky Bar na Omega Line. Aray ko. So update muna tayo mga ka-EA. So meron nga pala ako ditong ano, no, shell ng tahong, ayan. So ito, binilad ko na to ng ilang araw, siguro almost 4 days na, no, para ma-make sure nga na tuyong-tuyo na yung shell na to, no. So ito, bala ko tong durugin kasi nga gagamitin ko tong alternative na grits para sa ating mga alaga, no. Pero syempre gumagamit din ako dito ng redstone, so meron tayo na katabi rito. Ito. So hinahalo natin to madalas sa pagkain nila. Parang pantulong nga rin pang grind ng mga pagkain na iniintik nila. So ayan, mapapansin nyo, pasintabi nila sa doon sa mga kumakain. Ayan yung dumi nila, medyo buo-buo. Yun, parang nga nakakatulong yan sa mga kalapati natin para sa kanilang digestion. So eto, susubukan natin parondahin yung ating mga warrior. So possible na rumonda dito. Etong si Black Mamba, etong si Boy Tapang, at saka eto yung isa.
yung nestmate nung sumalpok natin na ibon dati, no. Ayan, yung checkered na yan, isa. So yung tatlo dito for viewing pa rin to, no. So mukhang may scotch tape pa rin, naka-intact pa rin scotch tape. So eto, subukan natin silang parondahin. Time check 7:16 AM. So eto na. Woo! Ay nako, awit. Awit sa'yo. Ayun mga kalapatid, so awit yung mga warrior natin. Ayan, hindi nang si Ronda. Pinahiya tayo ngayon ng mga warrior natin, ha? Mukhang kailangan ulit natin silang sanayin sa force play, ha? Susunod nga, doon tayo sa may open area magre-release para mabatak na ulit sila sa ganong style, no? So, pangit ang performance nyo. Naiinis ako sa inyo. So, ito yung update sa binubiewing natin ng mga gagamitin na, na pang-south. So, itong dalawang white plate na yan, yung Jansen, mga Jansen na relax natin. Yan yung ating mga pang-south, no? So, yung Milky Bar na yan, for viewing lang natin yan, pero hindi natin yan ililipad, no? So, possible, stock bird lang din natin yan, foundation bird, dahil yan nga is Vandenbroek na galing sa bio pigeon, no? So, yun is kaparehas din nito nung stock band rate natin na pinakita ko kanina. Yan. So, ito galing din to ng bio pigeon. So, ito stock bird nga lang din. Although, may binuwing ko rin doon, no? Binuwing ko rin to para nga in case of emergency at magkaroon ng error at kunyari makawala dito sa ating lock, hindi sila basta-basta mawawala, no? Meron silang viewing. So yun yung advantage nung ginagawa natin. And so maya-maya lang ng konti, subukan natin magpakain. Medyo maaga-aga pa naman. So mamaya malamang bubugawin ko to para mapuwersa natin Ramonda. A few moments later. Ito mga kalapatids, bubugawin natin. Yun! Tipad! Kamote. Epic! So, eto na, no, mga ka-EA. So, dinurog ko na ng bahagya, pakonti-konti, yung ating shell ng tahong. Ayan, para gawing grits para sa mga alagang kalabate. So, medyo ma-effort lang talaga yung pagdurog, no? Kasi pag nilakasan nyo yung pagpok-pok, yun, pag nilakasan nyo yung pagpok-pok ng shell, nagtatalsikan, no? So yan, kumuha lang ako ng sapin para at least masalo yung ating mga dinudurog na grits. Make sure nyo lang yan, yung sapat lang na kayang-kaya nilang ito kain. So subukan natin itong ibigay dito sa ating mga breeder, no? I-stock bird natin. Ano kainin nila? Yung ating shell grits, yan, na pre-renovate para sa kanila, no? So nakakatulong sa kanila yan. Tinutuka naman nila. Yan, nakakatulong yan sa mga breeder natin, especially sa pag-produce ng egg nila, no? Tapos kasama na rin ng pinaka pagda-digest nila dun sa kanilang mga kinakain araw-araw. Yan. So yung pagbibigay ng grits, depende yan sa inyo, pwedeng tuwing pagkain or meron kayong pwedeng nakababad na grits. So optional yan, choice nyo yan bilang kalapatids, no? So yun. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today's video. Wala, awit talaga yung mga warrior natin, di Ramonda. Pero yung isa nating ibon, nawawala. Lumipad ba? Hindi ko na naobserban kasi naging busy ako sa pagdurog ng tahong ngayon. Yung ating pinagdurugan. So marami pa akong idudurugin na shell ng tahong. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung ating vlog for today's video. Maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-like and share. At mag-subscribe kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.